Gutom at wala ng lakas, kaya luto na lang tayo ng mabilisan. Yung wala ng madaming arte para kain na agad tayo at para busog agad. Parang wala akong energy. Ayan, hello mga kagaya. Gagayahin natin ang ginawa ni Chef Obang na meron siyang pasta with tuna. So, gawin natin to. Madali lang naman yung ingredients. Meron lang tayong pasta, century tuna, evaporada, at nilagyan ko ng twist ng onions and garlic. Ang una, isutay lang natin ang garlic at saka onion, tapos iset aside natin. Tapos ilagay natin yung pasta. Now, hindi pa bukas yung kano. Gayahin natin yung ginawa ni Chef Obang na hindi pa nakabukas yung apoy. Wala pang apoy. Ayan. Tapos, i-mix na natin lahat. Tagayin natin yung ating century tuna. Hindi ko siya inalis yung tubig kasi sayang naman. Hindi ko siya in-string kagaya kay Chef Obang. So, sinama ko na pati yung sauce niya kasi sayang matagal. Then, sinama ko na din yung ating dalawang lata na 160 ml ng evaporada. So, iti-check natin kung maluluto nga ba ang ating pasta using only evap. So, maliit lang yung lata kaya dinagdagan ko pa ng isa. Kasi marami dun sa comments, sabi dun mga tao, hindi siya naluto, hilaw pa. So, itry natin kung talagang maluluto ba talaga siya using only evaporada. Ayan, nilagay na natin ang ating nor cubes. Tapos, halu-haluin na natin at buksan natin ang apoy. Ayan, bukas na yung apoy. Lulutuin na natin at babantayan kung ano ba talagang mangyayari sa ating pasta. Halu-haluin lang natin yan. Ayan, nagsimula ng kumulo ang ating sauce. Unti na lang yung sauce natin, pero yung ating pasta ay medyo hilaw pa. Ayan mga kagaya, nakita nyo, wala ng sauce, pero hilaw pa ang ating pasta. So ngayon ay maglalagay na tayo ng tubig konti. Nilagyan ko ng tubig kung aking century tuna, konti lang. Ayan, may tubig siya. Wala lang one half, kalahati, walang kalahati yan. So, tinry ko muna siya and to check. And lagyan natin ng asin at paminta konti para may pampalasa tayo. So yan, pinapakulo ko siya ulit habang medyo matigas pa yung pasta dyan. Hindi pa siya talaga gaanong luto. Dito naman sa part na to kagaya ay medyo hilaw pa rin talaga yung pasta. Kaya ginawa ko ay nilagyan ko ulit siya ng tubig. Isang lata ng century tuna. Bali, nakadalawang lata ako ng century tuna ang pandagdag kasi talaga matigas pa yung pasta. Lagay na din natin yung ating sinute na garlic and onion para naman may twist, may pampalasa ng ating pasta. Sa wakas, mga kagaya, naluto din ang ating pasta. Para sa akin, okay na to kasi hindi siya masyadong soggy yung noodles. Ayoko yung masyadong malambot na noodles. Kaya okay na to para sa akin. Approve na. Na-overestimate ko yung ginawa kong pasta. Masyado pala siyang marami pero sobrang sarap niya, kagaya. Ang nahirapan ako ubusin. Ako lang mag-isa kumain. Ang sarap niya. Voila, tapos na ang ating pasta. Lagyan lang natin ng dekorasyon. Lagyan natin ng mozzarella cheese kasama ang ating sibuyas dahon. Pampaganda ng picture. So yan, tikman na natin and bon appetit!